Yes. Good day po sa lahat. Ito po yung pattern ng foamies. So, ang kailangan lang po natin is 5mm na hook. Yan. 5mm na hook. At saka po, dalawang kulay kasi gagawin siyang combination. Ngayon, first na process po. Okay. Well, yung iba kasi gumagamit sila ng magic loop. Hindi kasi ako sanay gumawa ng magic loop. So, gawa muna ako ng isang loop na lang. So, siguro naman po, sa mga aware na po sa crochet, alam niya naman na po siguro kung paano gumawa ng normal na loop. Yung ganito lang. Huwag po masyadong maluwag at huwag din masyadong masikip. Sayan siya na, mag-alawang camera. Tapos, mag-chain po tayo ng tatlo. So, 1, 2, 3. After po ng 3, dito sa dulong to, sa first chain, magsislip stitch tayo. Okay, slip stitch. Sensya na po, medyo po mabagal. And then, after po mag-slip stitch, gagawa po tayo ng 10 half double crochet sa loob ng nagawa nating loop, which is yung tatlong chain. So, yung number 1 natin, chain 1, and then half double crochet. So, yarn over, hanapin po natin yung gitnang butas, pull through, then to make a half double crochet po, chain yarn over, and then all throughout. So, bali, number, pangalawa na po yan, kasi number 1 po natin yung chain 1. Gagawa lang po tayo ng 10 ganito, until mag-slip stitch na tayo dun sa dulo. Ayan po. So, tapos na natin yung 10 na half double crochet. So, mag-slip stitch na tayo sa ibabaw nung number 1. Okay. So, slip stitch. Ayan. So, dahil nakasampu na po tayo, this time, gagawa tayo ng 2 half double crochet sa bawat butas. So, again, yung first chain po natin is chain 1. Yan yung number 1 natin. And then, yarn over. Same po na butas. Then, kuha ka ulit. Sensya, masyado masikip yung nagawa ko. So, tiga lang. Yan. Okay, so, 2 na siya. Then, sa susunod na butas, 2 ulit. Double crochet. 2. So, susunod na butas until ma-reach po natin yung 20. So, gagawin po natin yan all throughout, paikot po, hanggang umabot tayo ulit sa dulo, which is yung last na butas. Okay po. So, we're back na po ulit. Tapos na po tayo dun sa tigda-dalawa. So, naka-20 na po tayo na half double crochet. And then, this time, mag-slip stitch na po tayo sa ibabaw nung, or dun po sa second chain, dun sa pinakaunang half double crochet, or chain 1 na ginawa natin. So, slip stitch. Yan, iba yung isa. Ngayon po, this time po, depende na po kasi sa inyo kung gano'n nyo po, gano'ng kalaki yung headset, or headphones, or yung foamies na gusto nyong gawin. Kung ito po ay para sa yung foamies sa tenga, yung para sa malamig na panahon, medyo lalakihan nyo lang po. Siguro, yung sa mga susunod, sa unang butas, 2, then sa susunod isa, sa susunod butas, 2. So, para lang po ma-expand lang po yung bilog. Yun po kasi yung lagi kong ginagamit na diskarte kapag gusto ko nag-expand ang bilog, especially kapag gumagawa din ako ng bonnet. So, this time, ang ginagawa ko po kasi ngayon is foamies na ginagamit sa mga call center, yung mga headphones po nila, para nauubos kasi yung foams ng mga headset, na lalagas siya. So, mas maganda na rin na ganito kasi personalized, tsaka walang ibang gagamit, ikaw lang. So, para po sa mga foamies ng call center, after po ng pattern na to, itong maliit na bilog na to, so, pangalawang layer pa lang po tayo. This time, gagawa tayo ng 20 ulit. Ibig sabihin, tigi-tigi sa bawat butas, paikot. So, again,
chain 1 para sa number 1 natin, pinakaunang butas. And then, gagawa tayo ng half double crochet ulit sa susunod na butas. So, parang ang mangyayari po, habang ginagawa natin to, medyo sumisikip siya. Dapat magka-curve siya na parang ilalim ng baso. Ganon. Ginagamit din po tong pattern na to, just so you know lang po, ginagamit lang din po tong pattern na to kapag gusto nyo gumawa ng lagayan ng tumbler, lagayan ng baso, na gusto nyo yung mataas hanggang dun sa malapit sa bibig ng mismong baso. Kung ganun po yung balak nyo gawin, after yung gawin yung ilalim or ma-expand yung ilalim, tigi-tigisa lang yung susunod. Ayan, tulad yan. Nagiging patayo na siya. So, parang nagiging 90 degrees angle na siya. Diba? So, tutuloy lang natin yan all throughout. Tigi-tigisa. Hanggang sa matapos natin yung hanggang dulo. Pagdating sa dulo, kailangan medyo nag-curve na po siya. Hindi nyo siya mapapansin na parang yun na yun, na nakikita yung talagang effect, yung talagang mismong foamies, kasi may mga susunod pa naman po na step. So, for now, tapusin po muna natin hanggang sa dulo. And then, saka po natin gawin yung susunod. Yan. So, tapos na po tayo dun sa isang half double crochet bawat butas. So, nandun na po tayo sa dulo. So, again, mag-slip stitch po ulit tayo dun sa ibabaw ng chain. Then, after po nito, actually, sobrang dali na. So, nakikita nyo, medyo parang nagiging 90 degrees angle na yung gilid niya. Para na siyang lagayan talaga ng baso. So, basically, dapat po ganito na po yung kalabasan nung mga ginagawa nyo. Unless po sobrang luwag po nung pagkakagawa nung half double crochet, okay lang naman din. Kasi para at least stretchable siya and pwede siya sa kahit na anong headset na paglalagay nyo. And just a reminder lang din po pala, itong headset na ginagawa kong to, itong foamies na to, para siya sa Plantronics na type ng headset na ginagamit normally sa call center like the performance, kahit saan, Xerox, basta mga queuing na account dyan, yun. So, after po nito, hindi na tayo half double crochet. Kasi simula, ever since nag-start tayo, puro half double crochet, this time, magsi-single crochet na lang tayo. At saka po, this time, hindi na tayo mag-chain one. Okay, kasi kailangan pasikipin natin siya. So, instead na mag-decrease tayo na mag-decrease, lalong sisikip yung foamies, mag-decrease lang tayo ng isa, which is hindi na tayo mag-chain. So, ito yung butas. Yan, kapit ko lang. Ito yung unang butas. Ito yung chain, ito yung end ng ginawa ko. So, gagawa tayo ng half double crochet dito sa pangalawang butas. Okay? So, half double crochet. Ang half double crochet po, pasok lang sa butas, yarn over, labas. Dapat dalawa po yung loop na nasa loob. And then, yarn over, pull throughout. Then again, susunod na butas. Hanggang po sa makaikot tayo hanggang matapos ulit. Okay? Tapos po, kapag ginawa na natin to, so tutuloy ko na siya. Half double crochet. Sorry. Single crochet. Single crochet na lang siya. Yung pagdating po natin sa dulo, dahil nga po magde-decrease tayo, hindi natin siya totally natatapusin or hindi natin siya totally nabubuin. Kasi 'di ba dapat 20 yung mabuo natin dahil nag-stop tayo sa 20 bago maging tigi-tigis ang half double crochet dito. So dapat ito, 'di ba? 20 siya. This time dahil pinapasikip natin siya, hindi siya magiging 20. Possible na maging 19 na lang siya or 18. Depende po yun sa inyo. So, ito. Yan, half. Single crochet. Single crochet. Single crochet. Yan. So, dito na tayo. Kanina, yan po. Sa nakikita nyo, lumagpas tayo ng isa. Which is kung saan tayo nag-start. This time, hindi ulit tayo mag-single crochet dito sa side na, sa butas na to. Okay, so bali dalawa yung butas na nilagpasan natin, nasa gitna nun yung kung saan tayo nagsimula. Mag-slip stitch tayo dito sa chain na to. Kung saan tayo nagsimula. Yan, slip stitch. And then, uulitin nyo lang din po. So nakikita nyo, medyo nagkukurve na siya. Masyado na siyang, medyo nakuklose na siya.
Kasi kapag nilagay na siya sa plantronic, syempre kailangan kumapit. So, dito kakapit yung gilid ng headset. So, again, uulitin lang din natin. Single crochet ulit. At this time, hindi na tayo mag-chain 1. So, ito yung unang butas. Ito yung pangalawa. Sa pangalawa tayo mag-start. Single crochet ulit. Hanggang sa makarating ulit tayo sa kabilang dulo, gagawin ulit natin yung katulad ng ginawa natin noong nauna sa naunang layer. Okay. Pasensya na po kung medyo lumalabo ang ating camera. Yan. Sinimulan ko tong gawin 8:15. So, kung medyo mabilis naman po kayo gumawa, mga 15 minutes or 5 minutes lang, kaya nyo gumawa ng isa or dalawa. Depende po talaga sa inyo. Pero ako kasi, 15 minutes, dalawa yung nagagawa ko. Kasi, lagi kong tinatansya yung sukat, tama ba yung yarn over ko, kanyan. So, depende na lang din po sa inyo. So, yan. Dito na tayo sa last na butas. Again, katulad nung ginawa natin kanina, ito yung pinag-startan natin. Nag-skip tayo ng isang butas, which is ito. At ngayon, may isa pang butas ulit na natira. I-skipan ulit natin yan. As I said kanina, nagde-decrease na tayo. So, kaya natin ito ginagawa para medyo sumikip yung starting point nung foamies. So, dito ulit tayo mag-slip stitch dun sa gitnang sinulod, dun sa kung saan tayo nagsimula. So, slip stitch lang po dito. And then, tapos na siya. Ayan na po siya. Ito yung harap. Ito yung likod. Normally, pag ako nagsasara, gumagamit ako ng mas maliliit pa na hook. Kasi, hindi po pwedeng may nakalawit na sinulid. Siyempre, nakakairita yun sa tenga. Lalo na kung lagi ka nagko-calls, kanyan. So, pag nagbubuhol ako, chain 1, and then, hihilahin ko siya talaga. Para lang malock. Then, chain 1 ulit ng isa pa. Then, lock. Then, papalitan ko yung hook ko. This time, ang ginagamit ko naman is 2.75mm. Yung pinakamalaki ng may bakal. Tapos, this time, papasok ko, babalik tarin ko lang siya. Hanap ka lang ng part sa loob na pwede mong pagsuksukan na hindi lalabas sa harap. Kasi, ito na yung finishing natin. So, yan. Chain 1, tapos mo lang. So, kung paano kayo magsara, go for it na lang. Share ko lang kung paano ako magsara ng sa akin. Pero, kayo na lang mag-decide siguro kung susundin niyo pa yung akin o hindi na. So, 1, 2, and then, saan natin siya gugupitin? Okay. So, ito na po yung finished product po natin. So, ayan nga po, mukha siyang puwet ng baso, di ba? Tapos, yung gilid niya, ayan, lapit natin. Ayan yung gilid niya. So, para talaga siyang gilid ng baso. And then, papansin nyo, nagsara talaga siya. See? Dahil lagi tayo nag-decrease na nag-decrease. Yan po. So, gawa lang kayo ng isa pa ulit. Kung gusto nyo, gawin yung sukatan tong isa para pareho siya. And then, let me know lang po kung may mga question lang po kayo. Thank you po and sana po mag-enjoy kayo.